Good day sa ating lahat. Narito muli ang Jesus Moliari Channel upang tumalakay ng isang paksa ng naayon sa request ng ilan sa ating mga viewers. Pero bago yan, i-shoutout muna natin si Rowell Allen TV, taga Negros Oriental, La Arena, Sikohor. Ang kanyang expertise ay sa glass and aluminum. Dalawin po natin ang kanyang channel. Marami tayong mapupulot na pagkikinabangan po natin. Nag-comment po at nag-request itong si JJ, hindi na binanggit ang kanyang address. Sana po sa next video, may demo nyo po sana kung paano nyo nilinyahan yung para sa switch ng ilaw at power outlet. Salamat po. Salamat din po sa inyo, sa inyong pagdalaw sa aking channel. Mayroon pa pong isa, si Ronnie Copon. Sir, pwede po ba next video, paano naman paghihiwalayin yung outlet at ilaw? Itong mga request na ito ay parehong sa single circuit breaker. Kaya ngayon ay magkakaroon tayo ng single circuit breaker part 3. Simulan na natin. Bago ka maglinya ng mga electrical wire, ang unang gagawin, titignan mo ang iyong bahay o yung bahay ng nagpapagawa sa iyo. Tatanong mo kung saan mo ilalagay yung mga outlet. Pag na-pinpoint mo na, maglalagay ka ng mga utility boxes sapagkat dito mo install yung mga convenience outlet mo. At sa tapat nitong mga utility boxes, maglalagay ka ng mga junction boxes, mga splice boxes kung saan ka mag-i-splice ng iyong electrical wire. Huwag ka mag-i-splice sa labas ng junction boxes. Delikado yon. Hindi maganda yon. Titignan mo, ipipinpoint mo kung saan nakalagay yung mga ilaw. Maglalagay ka ng mga junction boxes. Kahit hindi islab ang iyong bahay, dito mo ilalagay yung iyong mga bukilya at dito ka rin mag-i-splice. Pipinpoint mo rin kung saan nakalagay yung mga switch mo. Maglalagay ka rin ng mga utility boxes. Katulad dito sa ating demonstration ngayon, dalawang utility boxes sapagkat mayroon tayong isang 1-gang at 2-gang na mga switches. Tapos na tayo maglinya rito sa ating mga junction boxes sapagkat ito ang ating main line. Dito magtatap yung ating mga outlet at mga ilaw. Ang kasunod niyan, maglilinya tayo ng mga linya o dalawang wire mula dito sa utility box kung saan nilalagay yung mga convenience outlet. Maglilinya tayo ng mga linya papunta sa ating mga utility boxes kung saan nilalagay yung ating mga convenience outlet. Naipasok na natin yung mga electrical wires natin para sa ating mga convenience outlet na itatap natin sa ating main lines. Itatap na natin pagdudugtungin yung ating main lines. Dugtong-dugtong ng ating main line. Ang isusunod natin, idudugtong na natin itong linya ng ating mga convenience outlet. Naidugtong na natin. Huwag muna nating isasara dahil dyan idudugtong yung linya para sa ating mga ilaw at mga switches. Ilalagay na natin yung ating mga convenience outlet. Nakaready na. Kung makikita nyo ang mga convenience outlet, ayan, mayroon siyang jumper. Kailangan may jumper. Dahil pag dito mo nilagay yung power mo, line 1, line 2, kailangan may jumper para magkaroon din ng power itong isa. Lalagay na natin. Maalala ko nga pala, pag kayo naglalagay ng wire sa mga utility boxes o sa mga junction boxes, huwag naman masyadong maiksi. At least, mayroon siyang mga 6 na pulgada. Kailangan mahaba para madaling gawin. At sa mga in the future, yung mga gagawa ay hindi kayo mumurahin
dahil hindi niya magawa-gawa, maiksi yung wire ng utility boxes. Kailangan at least mahaba siya. Madali siyang hilahin. Ilalagay na natin yung ating convenience outlet. Ganito lang siya. Dito. Huwag dito. Huwag dito ang pagtatap ng dalawa linya. Dito. Makikita naman yung butas. Dito. Dito. Lagay na natin. Tiyakin ninyo na naipasok siya. Nag-lock siya. Pwede nyo ilagay dito yung isa. Pwede rin sa kabila. Kung saan kayo maligaya, doon nyo ilalagay. Tapos hilahin ninyo, tingin ninyo na nakalock siya. Nailagay na natin yung ating mga outlet. Yung mga convenience outlet natin. Ilalagay na natin yung cover. Maglilinis na tayo ng ating mga ilaw. Heto na. Yung wire ng ating mga ilaw. Ilaw number 1. Anong pagkakaiba nitong bukilya sa ating mga outlet? Walang pagkakaiba. Direkta. Ano lang ang pagkakaiba ng ilaw at saka outlet? Itong mga outlet natin ito. Anong pagkakaiba? Ang pagkakaiba lang, ang ilaw ay dumaan sa switch. Lilinyahan natin yung ating switch. Ayan na. Ito yung linya ng ating switch. Nakalagay na. Mayroon pa akong gusto ipapansin sa inyo. Itong malaking ito. Pag naglalagay ka ng bombilya rito, yung naka-expose na part ng bombilya dito sa naka-expose ng bukilya, dapat ito ang dadaan sa switch para pag pinatay mo yung switch, wala nang power ito kahit mahawakan mo yung dulo ng bombilya o yung exposed part ng bombilya para safety. Ah, itong linyang ito, ito ang dadaan sa mga switch natin. Tatanggalin natin. Ayan siya. Tapos itong kulay pula with marking. Ito yung dudugtong natin dito sa may marking nating linya. Ibuka yung strand, pagdugtungin, itwist. Kailangan naka-twist din ito para walang tension itong mismong connection natin. Ayan, naka-twist din yung katawan niya. Tapos baliin. Ayan, yung kulay pula natin na linya ay tumuloy na dito sa switch. Ito yung power na switch. Ito yung pumunta sa ating bukilya.
Tapos yung dulo ng wire mo, medyo baliin mo para hindi siya lumabas. Yan, hindi nalalabas yan. Pag lumabas kasi ito, naka-on yung switch mo, pag nagdugtong, magso-short. Kaya medyo baliin para hindi siya lumabas. Ayan. Tapos na yung linya natin sa isang ilaw, ilalagay natin yung ating one gang switch. Ito yung ating one gang switch. Ayan. Kahit saan mo ilagay yan. Pero ako nilalagay ko, ito, pag pinindit mo kasi naka-on yan, naka-on. Kaya dito ko inilalagay yung power ng switch. Itong mayroong kulay pula na tape, marking, yung marking ko. Ayan, ganito lang siya. Hindi dito, kasi ito magkadugtong ito. Dito, sa kabilaan, ayan o, yung palo ng switch. Kaya dito. At pagdating dito, itong mayroong dire-diretsong guhit na ito, dapat nasa kaliwa. Nasa kaliwa, kasi ito, nasa kaliwa, para yung pangalan, ayun, yung pangalan, Omni, nakatayo. Pangit naman tignan kasi pagka ganon. Yung Omni, nakabaligtad. Pangit. Kahit na pwede. Pwede naman. Yung alam, pangit. Kaya kailangan nakatayo siya. Kaya ito, nasa kaliwa. Ito, nasa kaliwa. Lagay na natin. Ito yung sinasabi ko nina. Dapat sipat-sipatin nyo naman. Itong paglalagay ng switch, kailangan diretso. Diretso siyang ganon. Pangit naman yung naka-ganon. Sipatin nyo lang. Pag diretso na, medyo layo kayo ng konti. Pag nailagay nyo na, inaayos-ayos. Hindi yung basta nailagay lang, ayos na, hindi yon. Kailangan diretso. Magandang tignan. Masarap sa mata. Takpan na natin. Natapos na natin yung isang ilaw. Pupunta na tayo sa pangalawa at pangatlong ilaw. Lilinyahan na natin yung ating ilaw number 2, ilaw number 3. Magpapasok muna tayo ng linya mula sa switch papunta sa ilaw number 2. Pwede naman sabay. Gusto ko lang na isa-isahin para maging malinaw para sa inyo.
Mayroon siyang marking. Ayan, oh. Sinugatan ko yung wire na ng isa. Ibig sabihin, dito siya, sa una. Tapos nilagyan ko ng marking dito. Ibig sabihin, galing sa switch. Sa ilaw number 3 tayo. Yung ilaw number 3, ayan, mayroon siyang marka na dalawa. Ibig sabihin dito siya, sa pangalawa. Ayan. Lagyan natin ng marking para ibig sabihin, galing siya sa ating switch. Ayan. Yung linya ng ating switch, yung linya na magbibigay power sa switch, kabilaan, mayroon siyang tape marking. Ayan siya. Ayan. Ang pagkakaiba nito, yung isa may marking din na galing sa switch, pero mayroon siyang guhit dito. Kaya, lagyan ng marking para hindi magkamali. Ito, pwede namang idiretso na ron. Pero pinutol ko lang para maging malinaw yung connection. Maglilinya tayo nang papunta sa ating main line. Dalawang marking. Walang marking yung isa. Ayan. Yung may marking, ito yung power na magsusupply ng power sa switch. Dito sa switch natin. Pagdudugtungin natin. Ibuka yung strand. I-twist natin. Baliin. Kaya tinitwist natin yung katawan para walang tension dito sa talagang connection natin. Yung isang line. Ito yung pupunta sa bukilya, yung isang linya. Tapos ito, dudugtong natin dito. Ayan, pagdugtungin natin, i-twist kasama yung katawan para walang tension.
Yung talagang connection natin. Ayan. Tapos, lagyan natin ng tape. Pag naglalagay ng tape, hilayin yung tape. Tapos, baliin. Basta baliin na ganyan para hindi siya lumabas kung sakaling matanggal. Katulad ng outlet, dapat mayroon kang jumper. Para pag dito mo nilagay yung power mo, mayroon siyang power doon. Pag dito mo nilagay, may power itong isa. Kaya kailangan may jumper. Itong may marka, ang ating linya. Katulad pa rin ng dati, yung may marka, doon ko nilalagay yung power. Yung power ng aking switch. Dito. Hilain. Kailangan huwag siya matanggal. So, yung mahaba nasa kaliwa, gusto mong number 1 ito, gusto mong number 1 ito, nasa iyo yun. So, gawin na lang natin ang number 1 yung malapit. Walang problema, kahit alin ang ilagay mo. Ang number 1, itong marking natin kasi sa number 1. Ito number 2, o sundin na lang natin ito. Kahit magkabaliktad, kaysa ng gusto nyo, wala mong problema yan. Dito siya ilalagay. Sa baba. Sa baba. Kasi power itong itaas. Sa baba. Number 2. Ito. Hilayin. Tingnan natin. Yung line natin nandito. Nandito yung line. Yung mga ilaw nandito. Sa kabila. Tapos na yung paglilinya natin ng ating mga ilaw. Dito naman, huwag muna nating isasara sapagkat mayroon pa tayong gagawin na isang request kung natatandaan ninyo. Ang sabi niya, kung paano paghihiwalayin yung ilaw at saka mga outlet.